This episode, tara sa Baguio! Pero hindi tayo dadaan sa ma-traffic na Marcos Highway. Pupunta tayo ng Baguio for 2 nights and 1 day. The safest and no traffic alternative route going to Baguio. Ito yung pinili naming daan kasi wala ditong traffic. Dun sa Marcos Highway, ma-traffic. Tapos pa uphill pa. So dito, konti lang dumadaan. Plus, meron pa tayong matadaanan na 2 side trips. Welcome to Kwento ni Kali! Winning for another adventure. Dito kami ngayon sa Lakeshore, Pampanga. Punta tayo sa Sagada. Hindi tayo dadaan sa Marcos Highway. Dadaan tayo sa Asintano. Ito magiging destination. From Lakeshore, Pampanga, punta tayo ng Eagle of the North. Sa Agula Union, tapos sa Asin Tunnel. Then, diretso tayo sa second highest highway sa Atubenguet. And then, Sagada. That is, how many hours? 8 hours, 24 minutes, 354 kilometers. So, let's go! Patay. First time ni Gypsy, pupunta kayo ng Sagada. At si Kali, nakailang punta na. So, nasa punta doon, mga 1-year-old pa lang siya. So, ngayon, after 5 years, makapunta na kami doon. Kasama natin si Gypsy. Was it all just a dream, just all in my head? Floating rivers upstream, the things that you said. Pagtulog mo sa Lakeshore. Nasanay na ang katawan sa Lakeshore. Umalis ka ng baha, alas 12. So dumating kami ng Lakeshore, mga 2 o'clock. Tapos parang nasanay na ata kami. Kasi last 2 weeks ago, dito din kami natulog. So ngayon, pumunta tayo ng Sagada. Hindi tayo mag, hindi lang more on exploration, kundi mag-medical mission tayo sa mga locals ng Sagada. Yun yung ating goal ngayon. Kasi nakapunta na tayo dun sa Marcos Highway. Minsan ma-traffic kasi dun. So, para less traffic, naghanap kami ng alternative route papunta ang Baguio. So, din yung Asintana. Kasi meron palang 4 na route. Natapansin namin yung dong La Union kami. Ang La Union, marati siyang nakalagay na this way to Baguio, this way to Baguio, this way to Baguio. So, sabi ko, hanapin namin yung other daan na yun. So, isa ang daan ay suggestion niya. Dun sa Agula Union ang kanyang jump off. So, meron siya dong Eagle of the North. After that, pupunta tayo sa Asintanen. Ang Asintanen may 2 tunnel siya. Ang tunnel na yun, ginawa siya ng mga prisoner of war. So, ikukonnect natin siya sa Maliku, Dalton Pass, and Basang Pass. Diba, napuntahan natin yun? So, ngayon, ikukonnect siya natin sa mga Filipino-American-Japanese War. Ang tunnel na yun, ginawa na ng mga prisoner of war nung panahon na yun, 1945. Kahit nakailang earthquake na, wala pa rin papuntang Baguio na Pugo intersection. Ito yan. Agas muna tayo ulit. Time check 7:13. Si Kali ay gising na. Gising na bata. Pagas tayo ulit kasi matarik yung pupuntahan natin. So, ito yung gas natin. 11.80 lang. Nagastos natin kanina. Galing sa Cavite hanggang Tiplex. So, ayan. Full tank ulit tayo. So, ito yung Pugo intersection. Tayo ay pupunta sa La Union. Sa Agoo, La Union. Sa Eagle of the North. Doon tayo magbe-breakfast. From Pugo intersection, 34 minutes lang. Papunta dun sa Eagle of the North. Let's go. So, ito ay Rosario, La Union. Pumasok tayo sa loob ng bayan. Ayan, yung munisipyo. Welcome to Rosario, La Union. 7:45, time check. At doon tayo sa welcome arc ng Agoo, La Union. Welcome to Agoo!
middle of the North Park, located on the Jose de Asperas Highway. In Guho, La Union, the park features a concrete sculpture known as the Eagle of the North by Anselmo Diaz, who also built the Lion's Head at Cannon Road. Because we are here in the Locust region, this represents the Marquez family, the family of our president. I love you, always remember me. Happy graduation, Kay Cali! Yay! Our classroom today is big and is like a really big eagle. Please observe the design of the eagle. Eyes of the eagle. Para maging memorable aming ang Eagle of the North sa amin, dito kami magbe-breakfast. Rice and... Eat. Mga adobo and black rice. Let's eat! Dito sa... Eagle of the North! Let's go to our next destination! To Asintale! 9:34, 52 minutes away, 32 kilometers. Let's go to Asintale. The morning has broken, my windows are open. Wanna feel the wind blow through my hair. Which way do I follow? What happens tomorrow? I turn to you and hope you can guide the way. Dito na mag-start ang going to Baguio. Straight pa lang ang daan. But what a nice view! Ito na yung bridge na pinagawa ni Duterte. So, picture muna tayo dito! This is Anduyan Bridge of Tuba, La Union. For those going to Baguio, this bridge cuts the travel time instead of 2 hours and 25 minutes. It will only take an hour. We can now enjoy Baguio, Benguet, and La Union in just one road trip. Thanks to the past Duterte administration for this project. 35 minutes away! Start na tayo ng uphill! Malawak naman ang daan. Gradual pala ang uphill. Times before, baby, it's now or never. Gotta leave this town, and I know what you're asking for. You say it's out of my reach, but I can't pretend no more.
nakaraan. May kasi yung maliko-liko. Oo, yung maliko-liko lang talaga. And mabilis kasi yung overshoot na. Talaga? Ay, po! Wow, ganda yun, no? Wow, ang narek siya. Narek, yun. When reaching for the dream. Lost outside of nowhere, a stormy rain tried to wash away the dream. Staff wanted says a worn out sign. And here now. Park.
dito din sa street. Yeah, we're here! Dahil meron dito parang parking area, dito na tayo magpa-picture. Let's go down. Welcome to my classroom today, the Sin Tunnel. These tunnels were constructed during the time of Spanish colonists by the prisoners of war. Sometime in the second half of the 19th century, 1842 to 1945. These were purposely built to form part of the supposed railroad system that was to connect the existing railroad in Damortis, La Union, and Baguio City. Later, the Americans at the start of the 20th century improved the road and the tunnels while constructing the nearby and still operational mini hydro plants that supplies electric power to the city of Baguio. So, ito yun. Ito yung hydro plant. Ito yun. Respectively, with a height of about 7 meters, safe for any kind of vehicle, not a crack is found even after the killer quake in July 16, 1990. Dito lang talaga pwede mag-park. Yan ang tunnel. Dito lang tayo pwede mag-park sa side. Kasi doon sa kapila hindi pwede mag-park. Walang parking area doon. Tapos pwede mag-stay kasi one way lang. So let's go to La Trinidad Benguet. Bye-bye! Asin tunnel! Lang dalawang tunnel dito. Yung first na tunnel and doon sa taas meron pa isa pang tunnel. So let's go. Naka one night na tayo kasi ang sabi ng local dun dati sa highest point, pag dito dadaan, ang tawag nila dito ay 2 nights and 1 day. Kasi 2 nights, isang tunnel, isa pang tunnel dun sa taas, 2 nights na sila. Tapos 1 day pagpunta dito. So let's go to the next tunnel. Abot dyan. So ito na yung second tunnel. Remember the places we used to see. You don't realize.
Cordillera Road Trips. Here in the next episode on Road Trip, one camping site, one mountain hike, and one province at a time. Thank you for watching. Next stop natin ay the second highest highway in the Philippines. Sa Atok, Benguet. It's 2 hours and 11 minutes.